Good morning guys, especially sa mga mami dyan o housewife na katulad ko. At dahil may reno tayo guys, malamang sa hindi, alam nyo na kung ano yung lulutuin ko. Alam nyo ba guys, dati-rati nangangarap lang ako maging full-time housewife. Feeling ko kasi parang marami akong namimiss sa mga anak ko kasi kahit kasama ko sila, pag meron kang trabaho, parang hating-hati yung oras mo. Saan uuwi ka ng bahay, tulog na sila. Di naman kaya sila yung gising, ikaw naman yung tulog. Mamantikain lang natin to at ipa-fry na rin natin ng konti itong ating pork. And then, sasalang na natin itong isa nating kawali. Naglagay ako dyan ng bubble guys, na balat ng bubble o taba ng bubble. Tingin ko kasi pag nagmantika siya, mas masarap siyang ipanggisa. At pag medyo luto na yung sibuyas, saka ko ilalagay yung bawang kasi para hindi nasusunog. Kahit kasi pag may bitter taste. At pag nailagay na natin yung ating bawang, ilalagay na natin yung ating pinry kanina na pork. Ayan, ilalagay na natin dito. At syempre, ilagay na rin natin yung ating salt and pepper at ang ating Worcestershire. Ayun na yun, yun na yun. Kasi ang hirap nga yung banggitin. Medyo isasangkot siya lang natin guys. At pag nasangkot siya na, syempre, ilalagay na natin lahat ng ating mga vegetable, which is potato, carrots, and bell pepper din. Kaya sa mga housewife dyan o house daddy, be proud kasi hindi lahat ng tao kayang gawin ng maging housewife o maging house daddy kasi non-stop talaga ang trabaho sa bahay. Kulang na lang 24 hours. Lahat ng bagay sa'yo itatanong, lahat ng gawain, halos ikaw ang gagawa kasi nga nag-i-school ang mga bata at yung husband mo ay nagtatrabaho. Antayin lang natin ma-hopcook yung mga gulay and then ilalagay na natin itong ating reno. Pag umuwi talaga kami ng Pilipinas guys, ang unang-una naming binibili ay talagang reno. Hindi namin makakalimutan yung sa listahan kasi aside sa mahirap hanapin dito, kung meron man sa Lucky Plaza, napakamahal naman. Kaya kailangan magdala na tayo, mag-secure ka na or mag-store ka na ng marami. Basta i-double check nyo lang guys yung syempre yung expiration niya. This time, pwede na rin kayo maglagay ng tubig kung gusto nyo na medyo masabaw ang inyong kaldereta. Pero sa akin ito, sakto lang to. Kasi later, pag naruto na talaga siya, magdadry pa yan. Mawawala na rin yung pinakasauce niyan. Magdagdag na rin kayo dito ng salt and pepper kung yung feeling nyo matabang. Ayan guys, finally luto na yung ating kaldereta. Dati-rati guys, naglalagay pa ako ng cubes, soy sauce, oyster sauce. Pero ayaw ng family ko yung ganung lasa. I mean, hindi nila type yung masyadong enrich yung flavor. Parang hindi na napipil or nalalasahan yung liver spread. Ang kagandahan sa kaldereta guys, the more na tumatagal, the more siyang sumasarap. Ayan guys, thank you for watching. Follow for more.